Magandang araw sa inyong lahat para sa huling lesson sa Earth Science ng Earth and Life Science. Pag-uusapan natin ang topics na hydrometeorological, marine and coastal processes and hazards. Specifically, pag-uusapan natin ang tropical cyclones, monsoon, floods para sa hydrometeorological phenomena at coastal erosion, submersion, and saltwater intrusion para naman sa marine and coastal processes and hazards. Sa pagtatapos ng ating lesson, masasagot natin ang mga sumusunod na tanong. Number one, what are the different hydrometeorological hazards? Number two, what are the different marine and coastal processes? And number three, how can humans mitigate or prepare from hazardous effects of the processes mentioned? Let us first define hydrometeorological phenomena. These are meteorological and climate events. So pag sinabi nating meteorological, it is related with the processes happening connected with the atmosphere and the hydrosphere. If we could remember, atmosphere is the air sphere of the Earth, while hydrosphere is the water sphere of our planet. Hydrometeorological hazards, on the other hand, are caused by extreme events that pose danger. So, ang mga processes happening in the atmosphere and in the hydrosphere, once they are posing threat o pwede silang makasakit, maka-apekto sa property o sa buhay ng mga organisms, that's the time na pwede nating sabihin na sila ay hazardous. Ang iba't ibang hydrometeorological hazards ay tropical cyclone, monsoons, flood, tornado, thunderstorm, and storm surge. So the first one is called tropical cyclones or bagyo. Ito ay wind systems circulating around a low pressure area at ito ay nabubuo sa mga maiinit na ocean. So kung makikita natin, kailangan ng warm water para makabuo ng bagyo. Bakit? Ang pagkakaroon ng mainit na tubig ay factor para ang tubig ay mabilis na mag-evaporate. So, apart from that, kailangan din ng low pressure area because it attracts wind. So, pag meron ng wind system doon sa area na yun at meron ka pang quick evaporation, yung factors na yun will eventually lead to the formation of a wind system called a tropical cyclone. So, para sa mga lugar sa Pacific at saka sa Indian Ocean, ang tawag sa mga bagyo ay tropical cyclone or typhoon. Para naman sa mga lugar na nasa Atlantic Ocean, ang tawag sa mga bagyo nila ay hurricane. The second hazard is or are the monsoons. Ito ay mga seasonal wind and rain patterns. So, each monsoon does not happen all year round. So, meron lamang certain period sa loob ng isang taon kung kailan mararanasan ang isang specific na monsoon. So, may dalawang monsoons na nararanasan ng ating bansa, ang Amihan at ang Habagat. Ang Amihan ay tinatawag din na Northeast Monsoon. Ito ay nanggagaling sa Northern Hemisphere at ito ay nangyayari tuwing October hanggang March. So, it brings cloudless, cold, and dry weather. So, nakikita natin na ang Amihan ay nanggagaling sa northeast ng bansa. So, kailangan ng high pressure area sa area ng China at ng Siberia para maitulak itong malamig na hangin na ito. Ang habagat naman ay nangyayari tuwing June to September at ang tawag sa habagat ay Southwest Monsoon and it brings humid or warm and wet
weather, kaya minsan ina-associate natin ang habagat sa pagkakaroon ng mga malalakas na ulan. The third hazard is flood. Ang pagbaha ay bunga ng heavy rains where there is a progressive rise in the water level. The next one is tornado or ipo-ipo. Ito naman ay makipot na violent rotating column of air that extends from rain clouds to the ground. So ang tornado ay nabubuo pag merong mga thunderstorm sa atmosphere. So kailangan ng sirkulasyon ng hangin, hindi lamang sa taas, kung hindi sa surface, para maboy itong mga tornado na ito. Next is a thunderstorm. This is characterized by strong winds, heavy rains, lightning, and thunder. It is formed when warm air mass is forced to move upward by a cold air mass producing cumulonimbus clouds or yung mga thunderstorm clouds. Next hazard is storm surge or daluyong sa Tagalog. This is the rise of normal seawater level caused by strong winds that are directed towards the shore. Ang misconception ng iba ay when they experience storm surge, para daw itong tsunami kasi big waves from the sea. But no, ang storm surge ay bunga ng tulak ng hangin, ng malalakas na hangin kagaya ng sa bagyo, samantalang ang tsunami naman ay bunga ng lindol. So makikita sa image na ito, yung pag-angat ng water level or pagtama ng water level sa shore. At makikita natin sa paligid that there is strong wind, possibly caused by a tropical cyclone. So yung hangin na galing sa tropical cyclone forced this water to move ashore. So if you could remember nang tumama ang Typhoon Haiyan sa area ng Samar, Leyte, madami ang naapektuhan bukod sa malakas na hangin. Ang isa sa pinaka nakaapekto sa community ay ang storm surge or daluyong. So sa lakas ng hangin ng Typhoon Haiyan or Yolanda, malaking waves or matataas na waves ang naidulot nito na siyang nagwash sa mga community malapit sa baybayin. So the next part of this presentation is focus on marine and coastal processes and hazards. So ano yung coast or baybayin? This is part of the land near the sea. It contains some of the world's sensitive and threatened ecosystems such as mangroves, beach forests, seagrass, and coral reefs. So bakit nasabi na sila ay highly sensitive and threatened? One reason ay madami ang naninirahan malapit sa mga area na ito. And because of that, their main activities concerns the utilization of the water areas nearby. At ano yung mga ecosystem na nandun sa mga tubig na yun? So meron tayong bakawan, beach forest, seagrass, at itong bahura or mga coral reefs. Napakahalaga ng mga ecosystems na ito because sila ay nagiging breeding ground ng mga fishes, ng other marine animals. And because of the human activities, nasisira or namamatay itong mga ecosystem na ito. Another thing, yung mga bakawan, sila ay mga natural protection ng mga communities na malapit sa coast para sa storm surge at mga malalakas na waves. So dahil wala ng mangroves na makikita, mas madaling makapunta ang waves sa shore or sa mga communities malapit sa coasts. Sa mga coral reefs naman, because of the different activities na ginagawa ng tao, mas nagiging acidic na ang water
And the acidity of the water kills the different animals in these reefs. So, nabibleach or namumuti na itong mga coral reefs na ito. And eventually, namamatay na sila. Marine ecosystems, on the other hand, constitutes not only the ecosystems in the coastline but also to the pelagic area o yung mga mas malalalim na bahagi ng karagatan. So what are these different coastal processes? So these are events happening in the marine environment, including the coastal areas. It includes waves, tides, sea level change, crustal movements, and storm surge. So, delikado ba sila? So, they become hazards when they pose threat or damage to properties. Pwede silang maka-cause ng loss of life and ecological degradation. So, we have three: coastal erosion, submersion, and saltwater intrusion. So, the first one is coastal erosion. So, this is the displacement of land along the coastline. So, we can see in the picture na yung tubig, tinatanggal niya yung bahagi ng kalupaan na malapit sa coast. So, the amount of force of water and sometimes wind is able to remove or displace the area o yung mga buhangin na malapit sa coastline. Submersion is the movement of coastal sediments from the visible portion of a beach to submerged nearshore region of the coast or yung paglubog ng lupa. So, madaming factors na nagbibigay dahilan sa submersion. Pwedeng ang mga areas na dating katubigan ay tinabunan ng mga lupa para pagtayuan ng mga establishments. So, dahil hindi ito natural na lupa, pwedeng lumambot at magkaroon ng saturation ang lupa na ito na siyang nagiging dahilan para mag-submerge ang area na ito. At ang panghuli ay ang tinatawag na saltwater intrusion. Ito ay nangyayari kapag ang salt water na malapit sa coastal area ay nakapapasok sa tinatawag nating aquifer or freshwater reservoir. So, ang natural cycle is that the freshwater moves out of the sea. So, minsan, sa sobrang consumption ng tao sa pagkuha ng tubig sa underground water na ito, bumababa ang pressure at nagpe-permit ito para ang sea water ay makapasok dito sa area na ito. So, in that case, nakokontaminate na yung water at hindi na siya nagiging potable at hindi na siya pwedeng i-consume ng mga tao dahil nga maalat na ito. And sometimes, para ito bumalik sa normal, it takes years or decades. So, gaya nga ng nabanggit ko, the natural flow of this is fresh water, which is less dense, moves toward the salt water or yung mas dense. But when fresh water is withdrawn in the deep well faster than it is being replenished, there will be change in the pressure and salt water will intrude to the area na mayroong fresh water. Dahil sa mga risks na ito, meron namang mga ginagawa to mitigate the continuous degradation of this area. So, ano-ano ito? Pwedeng magkaroon ng plant cover. So, nagkakaroon ng improved vegetation dun sa area. Maganda rin na may maayos na monitoring and assessment yung mga leaders dun sa mga areas na yon. And with that, mas maayos ang regulation ng law. Yung artificial recharge ay ginagamit para maipump yung fresh water pabalik doon sa
reservoir or dun sa aquifer. So, pwedeng hindi na bumaba ang pressure doon sa area. So, hindi na mag-intrude yung salt water. Importante din na pag-aralang mabuti ang mga structures na tinatayo sa mga areas na yun. Ano yung jetties? Ito yung nagpe-prevent sa coastal erosion by promoting beach buildup as they trap the sand. So, naglalagay ng mga tabon na sand doon sa mga beach areas para mapigilan yun coastal erosion. Naggagawa din ng mga seawall structures, so encounter up waves and storm surge that may hit the shore. Yung groins or stone barriers is also helpful in keeping the sand from eroding. At meron din tayong mga tinatawag na breakwaters. Ito yung mga constructed barriers along coasts to prevent further advancement of salt water. Another is that there is beach nourishment. So, large amount of sand is added to the coast. There's also installation of small walls and sandbags, beach dewatering. It involves pumping of water from the shore to prevent erosion. At yung pagbaban ng mga mining activities. Kasi yung wastes ng mining ay diretso sa mga areas malapit sa shoreline. So, a while ago, nabanggit natin that we experience different hazards caused by different phenomena, both hydrometeorological and marine and coastal processes. We are struck by at least 4 strong typhoons nito lamang nakaraan. Ang Pepito, ang Quinta, ang Super Typhoon Rolly, at ang Shoni sa extreme northern Luzon. Makikita natin na ang area ng ating bansa ay talagang daanan ng bagyo. So lahat ng area from northern Luzon hanggang Mindanao ay hindi ligtas at pwedeng daanan ng bagyo. But then again, Filipinos have been resilient. Ibig sabihin, kahit may bagyo, nakakabawi ang ating bansa, ang mga Pilipino, pag nakikita nyo sa news, nakatatawa pa rin. Why? Maybe siguro sanay na tayo na daanan ng mga ganitong bagyo at ang attitude ng mga Pilipino ay babangon at babangon pa rin. Pero hindi lang tayo at risk sa bagyo. So this map shows the level of exposure to natural disaster. So hindi lang talaga bagyo yung mga natural disaster. So may lindol, may volcanic eruption, and others. At makikita natin na ang Philippines ay nandito na siya sa highest level. Napakadaming factors. One, yung pinakita natin kanina lang na itong area na ito, itong karagatan na ito ay mainit. Therefore, ito ay nagkukos ng typhoon. Ito ding area na ito ay tinatawag na Pacific Ring of Fire, kung saan aktibo ang mga faults, kaya madaling gumalaw at magkos ng lindol at gayon din ang volcanic eruption. We are one of the most vulnerable countries when the polar caps or yung mga glaciers ay natunaw. Ang ating mga coastal areas will be submerged to it. So what can we do? Sa status ng ating bansa, we can only hope na ang mga leaders ng ating bansa and of other countries will see countries na kagaya ng Philippines na vulnerable sa mga pagbabago ng klima. And also, we can educate ourselves na ano ba yung mga dapat ihanda at gawin sakaling may mga natural disaster na tatama sa ating bansa.
So maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.